drop it. Alam nyo, yung Independence Day, talagang dapat sineselebrate natin. Ganyan yung ating kalayaan. At ang dapat ng mga mamamayan at lahat ng namumuno sa ating bansa, yung bagong Pilipinas na in-announce ng ating Pangulo, yan ang dapat natin tutupan at mag-focus. Yung sinasabi lagi ng ating Pangulo, yung dapat mayroon collaboration, yung whole of government approach, kung paano natin bibigyan ng solusyon ang lahat ng problema ng ating bansa. Alam naman natin ang minana ng ating Pangulo ay napakaraming problema. Pero pag yan ay nagsama-sama at tulong-tulong ang lahat ng ahensya, kasama yung local government na pinamumunuan ng DIL, walang dahilan na hindi tayo makahon. Halimbawa, isa sa pinakamahalaga sa mga mahihirap na mamamayan, yung food security. Paano ba samantalang agricultural country tayo? Kung tutusin, hindi mahirap yan kung magsasama-sama, magtutulong-tulong na ipatupad ang gusto ng Pangulo. Lalo-lalo na yung nilabas na MC ng ating sekretary, ng ating Pangulo, yung halina at magtanim ng prutas at gulay. Tapos yung isang MC din, buhayin ang kalikasan, yung road clearing. Yan yung napakahalaga na pang-araw-araw na nakikita ng mamamayan ng mga problema. Kaya ako, ini-encourage ko ang lahat ng mga namumuno na kasama natin sa ating pamahalaan na magtulungan na. Ito na po yung tamang panahon, tamang pagkakataon na magkaisa, magsama-sama. Kasi kung hindi pa po ngayon, kailan? At kung hindi kayo, sino? Kung hindi tayo, kung hindi ako, sino pa? So ito para sa kinabukasan na ng mga kabataan, ng mga anak natin, ng mga apo natin. Kaya para sa akin, ito na ang simula sana ng totoong pagsasama at pagtutulungan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, sir. Any mensahe sa mga kababayan natin ngayong Independence Day? At ano pa yung pwede nyo pong mabigay pa na impart sa role ng government natin sa ating community? Para sa akin, ang message ko nga, dahil ito ay talagang paggunita sa araw ng kalayaan. Nakalaya na tayo. Kailangan pa ba nating gumawa ng iba pang mga bagay na makasisira doon sa naging kalayaan natin? Dapat kailangan na rito yung UST, yung Unity, Solidarity, at saka Teamwork. At kung ito naman, gusto natin magawa lahat, kailangan din natin yung 5C. Ano ba yung 5C? Dapat lahat meron tayong communication, coordination, cooperation, commitment, at syempre, yung collaboration. Maraming salamat, sir, at pagpalain sa lahat. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you, sir. Maraming salamat.